sa gilid ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, may matagal na raw na nakakubling kayamanan. Ang kinatitirikan daw kasi ng ilang mga bahay rito, may nakabaong ginto. Ayon sa kwento-kwento, ang bahaging ito ng Bilibid Compound, garrison daw ng mga Hapon noong World War II at naging imbakan ng mga ginto. Matagal ko na akong naririnig na ano raw ito, kampo ng mga Hapon. May nakabaon doon na kayamanan dyan. Pero sa lahat ng mga residente rito, ang 73-anyos na si Lola Grace daw ang pinakamaswerte. Dahil ang kanilang tinitirhan, ang saktong lugar daw kung saan ibinaon ang sinasabing kayamanan. Tangkito ito ng tubig, sabi, kasi mga Hapon, ganun, maglalagay yan sa mga malalamig na lugar, kanya baka ganyan. Taong 2000, nung nagsimulang pumunta sa Bilibid si Lola Grace, kung saan binibisita niya ang nakakulong noong nobyo. Lagi na akong dumadalaw sa kanya, diyan kami nagkagihan. Pero nung araw, ayaw ko talaga sa kanya. Bakit po? Ayaw ko, hindi ko gusto siya. Kalaunan, ikinasal sila sa Bilibid pa mismo para mas madalas na makasama ang kanyang mister na nooy inmate na may living out status. Ibig sabihin, pwedeng tumira sa labas si Lola Grace na nirahan na rin doon kasakasama ang kanyang apo sa tuhod na si Ace. Dati po sa side po ako ng tatay ko. Tapos po parang yung tatay po kasi parang hindi po ako kinikilalang anak ng tatay ko. Kaya nga po sa kalagayan ko kay Lola, kasi po mas pinili ko si Lola kaysa po sa kanila. Naawa po ko kasi siya po yung nagpalaki sa akin. 2013, nung napadpad sila sa bahay na ito, sa gilid ng tangke ng tubig. Pero nitong nakaraang bisperas ng Pasko, nagsimula raw ang mga pangyayaring katakataka. Dumadaan naman si Wilmore, yung kapitbahay namin. Sabi niya, ba't umuusok? Pag gano'n niya, nakita niya, nagliliyab na. Sabi, Lola, 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 sabi niya sa akin. May mga apo yung nagliliyab, nasusunog. Bigla akong tayo. Takbo sila dalawa ng matanda. Tapos binuhusan ko ng tubig. Lalim siya sa lupa. Ano pag siyang isip ko lang, si Christy, umiinom yun eh. Baka nahulugan na ng sigilyo doon sa kama. Sinabi ko sa kanya, sabi minis ng matanda, hindi ako nanigilyo. Ito yung una namin to. Ngayon, ito, nasa may ulunang ko ito. Yan ang nasunog, mabuti hindi yung bokong nasunog. Nitong Pebrero, bandang alas 3 ng hapon, muli raw nagliyab ang kanilang bahay. Ako na mismo ang nakakita. Eh, natutulog na naman din yung nakitulog nga sa amin na kababayan ko. Sabi ko, huy, bumaon ka yan, no, nasusunog. At naulit-ulit pa ito nito lang Marso. At lahat ng ito nangyayari raw tuwing alas 3 ng hapon. Doon din sa lugar na yon. Wilmore, Wilmore, may sunog. Takbo naman ako. Binuhusan ko ng tubig yung usok. Oo. Kasi baka may natural gas o ano? Hindi, sindihan ko rin sa gas. Wala rin eh. Ang kapitbahay nila na si Mang Wilmore, nagsimula na rin daw makarinig ng kakaiba sa bahay ni na Lola Grace. Sisiyaw, minirinig ko paggabi. Araw ng mga market business, nag-iiyakan lang. Kaya sabi sa matanda, may sisiyaw ba ka alaga dyan? Wala. Ang mga pagpaparamdam, mas tumindi pa raw. May third eye ako, nakikita ko minsan ang mga taong lupa nga nagpapakita rin sa akin. Babae. Babae yung nanuno, pero itim siya. Yung tingay, patulis. At nitong Abril 5, ang pagliyab sa loob ng kanilang bahay, nagsunod-sunod na raw. Noong Biyernes, itong pinsang kong ito, okay lang kayo aalis, sabi niyang ganun. Sabi ko, siguro ka kung ganun, kung hindi Linggo, sabi kong ganun, baka 12 na. Ngayon, ang mister ko nando doon. Tapos, nung sinabi kong ganun, abay, sabi, huy, naku, maapoy! Kinabukasan, ang mga gamit malapit sa bintana naman daw, ang bigla na lang umapoy. Anuhin nyo na yung mga gamit nyo dito. Last na niya tong ano. Yung nasa bag po na mayroong kulambo, tapos po yung nakasampay po na damit dyan sa may bandang kortina. Dyan po nasunog yun. Paglabas ko, may usok yan sa poste. Sabi ko, may usok, nasunog na naman. Dahil sa takot na may magliyab pa ang kanilang tirahan, giniba na lang ng maglola. Doon nakalagay yan eh. Doon, di ba? Inyo kahapon doon sa gilid?
Pero ang sako ng basura na pinagdibaan, katakatakang kusa rin daw nagliyak. Inimba ko po lahat ng basura dyan sa gilid ng poste na yan. Binuhat po ni Kay Negro yun. Dinala niya po dun sa may damuhan. Tapos po, dun na po nagliyab. Pati ang banyo sa tapat ng dati nilang bahay, nagliyab na rin daw. Ang sinasabi nga po ng iba na baka sinusundan po yung lola ko nung apoy. Kasi po, umakbang na po yung apoy papunta sa CI namin. Pag-asang makahanap ng paliwanag, kumonsulta sila sa isang paranormal expert. At ang sabi nito, ang kinatitirikan daw ng bahay ni na Lola Gray, may nakabaong kayamanan. Sa eksaktong pwesto kung saan daw nagmumula ang pagliliyab. Ate Gray, sabi niya gano'n, kung yan ay lupa ninyo yan, sarili niyong lupa, pinakamayaman ka na dito sa buong Pilipinas. May kayamanan daw dyan sa ilalim na yan. Mga gold daw, sabi niya. Merong tagabantay yan, nanay, sabi niya. Binibigyan niya ako ng signal, yung ano na yun, yung apoy na yun. Na yan, eh parang ibinibigay niya sa akin. Sunod-sunod daw ang misteryosong pagliyab ng mga gamit sa bahay ni na Lola Grace. At lahat ng ito, sa kanilang paniniwala, senyales na sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, may nakabaong ginto na posible raw iniwan ng mga Hapon. Ate Gray, sabi niya gano'n, kung yan ay lupa ninyo yan, sarili niyong lupa, pinakamayaman ka na dito sa buong Pilipinas. May kayamanan daw dyan sa ilalim na yan. Mga gold daw. Pero ang ipinagtatakan ni Lola Grace, kung bakit nagkakaroon ng mga biglaang pagliliyab ng kanilang mga gamit na nangyayari tuwing alas 3 ng hapon. Inabangan ito ng aming team. Pero wala namang anumang nangyari. Pati ang Bureau of Fire Protection, nag-imbestiga na rin. Maya-maya lang. Ito yung sinasabi nilang sako na may basura. So nakitaan natin na meron ditong gasera na ginagamit. Ito yung may mitsa pa. So pag ito natapunan ng sigarilyo o isang bagay na may baga, pwede yung pagmula ng apoy itong mga basura ito. Ay naku, yun nga nakakataka eh. Bakit merong anong gasera doon? Yun ang katakataka naman. Wala naman doon. Kasi yung time po na naglilinis ako noon, wala naman po ako napansin na bote na may gasera eh. Dito sa banyo, sa ating ocular inspection, nakikita namin na yung apoy ay nanggaling dito sa taas sa may kortina. So malamang itong CR na ito maraming gumagamit. Hindi nila namomonitor yung gumagamit na merong posibilidad na nagpatong ng cigarette butt. Marami tayong nakita na cigarette butt, may posporo, may kaha ng sigarilyo. Hindi kami naniniwala na magkakaroon siya ng sunog dahil lang sa may isang kayamanan na nakabaon dito sa lugar na to. Samantala, nalaman ng aming team na pinapaalis na pala sina Lola Grace sa lugar na yon. Katunayan, binigyan na lang sila hanggang 15 ng Abril para lumisan. May mga nagsasabi rin kasi na baka nasadyang nasunog lang. Ay hindi. Di, tinatakot ko lang yung sarili ko kung ganun, di ba? Eh kanya niya, natakot nga ako, kanya nga lumipat na nga ako dito. Kahit pinapaalis na sila, mungkahi ni Lola Grace. Gusto ko sana mahukayan. Baka nga talagang meron. Kasi lagi sa panaginip ko, huwag ka nga alis dyan, ang sabing ganun sa akin. Maraming marami akong ibibigay sa iyo. Pero dahil ang lupa ay pagmamay-ari ng Bilibid, hindi pinayagan si Lola Grace na ipahukay ito. Okay lang kayo kung anong pwedeng gawin natin, pero ang alam ko talaga, talagang may laman daw yan dahil marami talagang nagsasabi na maraming laman yan. Eh, siguro Malacanang na tayo. Lapit kayo sa Malacanang? Oo, meron akong kaibigan doon para ma-approve, para mahukay. Hindi lahat ng kayamanan, ginto o material na bagay. Wala na sigurong hihigit pa sa kayamanang dulo ng kapayapaan ng isipan na hinahangad ng mga katulad ni Lola Grace na hanggang ngayon patuloy na naghahanap ng permanenteng masisilungan.